Isang magandang umaga pong muli sa inyo. Welcome back to Daily Walk with Jesus to Eternity. Ating pong tunghayan ang salita ng Diyos sa umagang ito. Sa Lucas 12, verse 22 to 31. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga mabagabag tungkol sa pagkain na kailangan upang mabuhay o tungkol sa damit na itatakip sa katawan. Sapagkat ang buhay ay higit na mahalaga kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa pananamit. Isipin na lang ninyo ang mga uwak, hindi sila naghahasik ni nag-aaniman. Wala silang bangan ni kamalig, gayon may pinakakain sila ng Diyos. Gaano pa kayo? Higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon. Sino sa inyo makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras man lamang sa pamamagitan ng pagkabalisa? Kung hindi nga ninyo magagawa ang gayon kaliit na bagay, bakit kayo nababalisa tungkol sa ibang mga bagay? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakaringal ng mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay igagatong sa kalan, ay dinaramta ng Diyos kayo pa kaya kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa sa paghahanap ng inyong kakanin o iinumin, sapagkat ang mga bagay na ito ay kinahuhumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kinakailangan ninyo ang lahat ng ito. Kaya't higit sa lahat, pag sumakita ninyong pagharian kayo ng Diyos at ipagkakaloob niya ang kinakailangan ninyo. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at mamigay kayo sa mga dukha. Gumawa kayo ng mga lukbutang hindi naluluma at mag-impok ng kayamanan sa langit na hindi nakukulangan, sapagkat dooy walang makalalapit na magnanakaw at walang makapaninirang tanga. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, ay naroon din naman ang inyong puso. Pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang mga salita. Sa umagang ito ay parang ito po ay pagpapatuloy ng sinasabi ng Panginoong kahapon na kasi yung kapatid nais niya na hatiin yung kayamanan at itinuro ng Panginoong Jesus ang talinhaga ng mayamang hangal nang akala niya ang mahalaga sa buhay ay yung salapi, yung kayamanan, at nakalimutan niya na bigyan diin ang kanyang pangangailangang espiritual. Kaya ngayon ay sinabing muli ng Panginoong Jesus na huwag tayong mabagabag sa mga kakainin, sa mga susuutin, o ibig sabihin sa mga material na bagay, sapagkat ang sinasabi ng Panginoon, higit na mahalaga ang iyong buhay, ang iyong katawan. Higit na ito ay mahalaga. Kung ang ating mga buhay ang siyang mapapahamak, sasabihin natin, kaya nga mapapahamak dahil magugutom, dahil giginawin o dahil sa ganito. Hindi, ang tinutukoy pong buhay dito ng Panginoon ay yung espiritual na buhay. Sapagkat ang physical na ito lahat ay mamamatay, mawawala, bumabubulok. Pero yung kaluluwa, yun po ang merong buhay. Yun po, maaring ito ay buhay na walang hanggan o buhay na walang hanggang kapahamakan. Yun po ang pinaiisip sa atin ng Panginoon, na kung ang ating buhay ay uubusin natin sa pag-aalala, sa kaiisip ng mga bagay na hindi mahalaga, sabi nga po, ay wala pong maidadagdag ito sa atin. Ang Diyos ang higit nakakalinga sa atin, sapagkat kung paano kinakalinga niya ang mga ibon, ang mga bulaklak, kayon din ay kakalingain niya tayong kanyang mga anak. Kaya nga ang sinasabi rito, huwag kayong mabalisa. Ano po ang tinuturo sa atin ng Panginoon? Ano po ang kapalit ng kabalisahan?
Ang kapalit po ng kabalisahan ay pagtitiwala. Kaya nga sinabi ng Panginoon, ang mga taong nababalisa, ang mga nag-aalala sa kakainin, sa pagkain, ito ay gawain ng mga taong walang pagtitiwala sa Diyos. Kasi kung ikaw ay may pagtitiwala sa Diyos, alam mo na hindi ka pababayaan ng iyong amang sa langit. Hindi po ito ay isang sistema na katulad ni Juan Tamad na nakangangan na lamang at mag-aantay ng ibabagsak ng Panginoon. Opo, kailangan po rin tayong kumilos. Ngunit, ang pagkilos natin ay ayon sa gabay ng Panginoon. Ano po yung sinasabi rito ng Panginoon? Na huwag nating pag-ipunan. Huwag nating ituon ang ating pansin sa mga bagay na material. Habi nga, mag-ipon ka ng kayamanang hindi mauubos ng tanga. Yung kayamanang hindi mahuhulog sa isang lukbutan, yung lukbutan na hindi mauubos, na pag walang hanggan. Ano po ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po nun, ang ating pag-ipunan, nabanggit ko na to kahapon, ay yung kayamanan doon sa langit. Yung kayamanang hindi mawawala, yung kayamanang hindi mauubos. Sa pagkakaroon po ng ganitong bagay, sabi, yung pagtulong, paglilingkod, pagsamba, pagsunod sa Panginoon, paggawa ng kabutihan, yan po yung kayamanang hindi mauubos. Pero kung ang ating buhay ay uubusin natin sa kaiisip ng saan tayo kakain, saan tayo maghahanap ng pangailangan natin, sabi, higit po ang Ama sa Langit na nag-iintindi ng mga bagay na yan. Ano po ang sabi? Pag sumakita ninyong hanapin ang Diyos at ang lahat ng bagay ay daragdag sa iyo. Ibig sabihin, unahin mo ang Panginoon sa iyong buhay sapagkat hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Tayo po ay may mabuting pastol. Tayo po ay may Diyos na kumakalinga. Sabi dun sa 1 Peter 5:7, sabi, cast all your cares upon Him, for He cares for you. Pagtiwala nyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabagabagan, at Siya ang kakalinga sa inyo. Ipagtiwala nyo sa Kanya ang lahat ng inyong pangangailangan. Unahin nyo Siyang hanapin. Unahin nyo sumunod sa Kanyang kalooban. At hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Yan po ang pangako ng Diyos. Yung sinasabi, ikukonek natin sa kahapon yung konteksto na yung pagiging greedy, huwag kang maging greedy, huwag kang maging sakim. O kaya, huwag mong pagtuunan ng pansin ang pagpapayaman sa mundong to. Yun yung konteksto kahapon. At ngayon, sinabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala sa lahat ng iyong pangailangan sapagkat ang iyong Diyos Ama sa Langit ang kakalinga sa iyo. Kapatid, sa umagang ito, saan tayo naroroon? Tayo ba yung mga taong na ang ginagawa sa buhay ay puro pag-aalala? Siguro po sinasabi ninyo, siguro pastor ay hindi mo nararanasan yan o kaya hindi ka nag-aalala. Ako po nag-aalala for a second, then I will trust the Lord and pray. Ako po ay nag-aalala. Marami rin po akong iniisip ng mga bagay-bagay sa aming buhay. Pero I learned to trust God. I learned to trust my Savior. I learned to trust my Shepherd. Because the Lord is my Shepherd, I shall not want. Siya ang magbibigay ng lahat ng aking pangangailangan. At natutunan ko na po yan sa buong buhay ko. Oo, dumarating po ng pag-aalala. Minsan may kakapusan, may kulang. Kaya ko bang matugunan ang mga bagay na ito? Pero po, natutunan ko pong manalangin sa Panginoon, unahin ng Diyos, unahin ng Kanyang kaharian. At pagkatapos po nun, gagawa na po ako, magtatrabaho, iisip ng bagay na kung paano makikita yung konti kong halaga. At ginagabayan po ng Panginoon ang hakbang ko. Ginagabayan po ng Panginoon ang aking mga layunin, ang aking mga plano. Dahil inuna ko pong hanapin ang kaharian ng Diyos. Inuna ko pong magtiwala. And every time na ako po ay dumarating dun sa pag-alala, ang ginagawa ko po, manalangin. Manalangin, itaas sa Panginoon. Lord, eto po, may pangangailangan po ako. Alam ko po, hindi mo ako titikisin, hindi mo ako papabayaan sapagkat ako ay iyong anak.
Ganun po ang pagtitiwala na hinahanap ng Diyos sa atin. Kaya nga po sabi niya rito, kung tayo po ay mag-aalala, kung tayo po ay mag-aalala ng ating kakainin, inumin o ano pa mang bagay, ang mga nag-aalala daw po ay mga taong walang pagtitiwala sa Diyos. Yes, we will think of, paano ba gagawin? Ano ba? Yes, after you think, huwag kang magpatuloy. Kasi sasakit lang ulo mo. Manalangin ka, magtiwala ka sa Diyos. Subukan po ninyong unahin ang Panginoon. Subukan po ninyong manalangin muna bago po kayo gumawa, bago po kayo magtrabaho. At nakita po ninyo, unahin natin ang hanapin ng kayamanan patungkol sa langit. Kayamanan patungkol sa, ang ipunin natin ay kayamanan sa langit, hindi ang kayamanan dito sa lupa. Sana po sa dalawang araw na ito na pagpapaalala sa atin ng Panginoon, nagkaroon po tayo ng kalakasan, nagkaroon po tayo ng katatagan ng kalooban na hindi ako pagkukulangin ng aking Diyos. Uunahin ko ang Panginoon. Hindi ako mag-iipon ng kayamanan dito sa mundo, kundi ang iipunin ko ay kayamanan sa langit. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos at aming Ama, salamat po. Salamat po sa iyong mga paalala. Salamat, Panginoon, na kung sa panahon na kami ay nag-aalala, kami ay nababalisa sa mga bagay na pangmundo, patawarin mo kami, Panginoon. Kundi ang dapat naming isipin ay kung paano kami mag-iipon ng kayamanang hindi mauubos, ang kayamanan doon sa langit. Sapagkat sinabi mo, Panginoon, kung ano ang pinagtutuunan ng aming puso, kung ano ang aming pinag-iipunan, ang aming kayamanan, doon na pupunta ang aming buhay. Panginoon, tulungan mo nga po kami na maging unahin ka, saliksikin ang kayamanan na panlangit. At ito po ang isagawa mo at maisagawa rin namin sa aming buhay, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat po sa inyo at patuloy po nating saliksikin ang kalooban ng Panginoon at alam ko po hindi kayo pagkukulangin ng Diyos. God bless you.